Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. So, brethren, once again, welcome to our midweek victorious service. And to all that are watching and listening out there, welcome to our victorious midweek service. At huwag natin kalilimutan ha, don't forget to like, share, subscribe, follow the KOJF Church YouTube and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? Kaya sa lahat ng mga naka-subscribe sa KOJF Church YouTube channel at sa Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. So, welcome to our victorious midweek service. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. And don't forget to watch and listen the Thus Said the Lord programs. Huwag nating hindi panunuurin, no? Hindi pakikinggan ang ating Thus Said the Lord programs. Yan, ito ang sabi ng Panginoon over radio and television. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? Meron ho tayong programa sa radio at television. Ito ang sabi ng Panginoon, Thus saith the Lord. Patuloy natin yung pakinggan at panuurin. Invite others to watch and listen. Glory to God. And pray for the victory of our every airing, every program. Atin pong ipanalangin po, no, yung tagumpay ng bawat pag-i-airing po natin, bawat programa natin. Atin pong ipag-imbita, atin pong ipanalangin, ipag-ayuno, and support financially. Supportahan po natin financial, mga minamahal. Glory to God. Yan. So, Thus saith the Lord, ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? Huwag po natin kalilimutan yun. Thus saith the Lord, ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs. Yan. So, watch and listen. Invite others to watch and listen. Pray for the victory. Pray and fast for the victory and support financially. Ipanalangin natin mas lalo pang lumakas, umigting, lumago pa, dumami pa, no? Ang ating programa sa radyo at television. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal, no? Pray that our radio and television program expand, grow, and multiply and increase and add more radio and television programs and be used more by God mightily, effectively in this final hour for the salvation of the Filipino people and the nations of the world. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? Glory to God. So, and at the same time po, no, like, share, and subscribe the KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. I-like po natin yan, i-share po natin yan, mga minamahal. I-subscribe po natin, i-reshare, i-repost po natin, mga minamahal, no? KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Glory to God. At dumalo tayo sa mga bawat gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship sa gawain natin sa buong mundo. Naunawaan po ba natin? No, let us
No? Let us attend to all our services, no? In different parts of the world, no? Atin pong daluhan, ano po? Lahat po ng ating pong mga gawain po saan mang panig ng mundo, mga minamahal, ating pong daluhan po yan, ano po? At hindi lamang tayo dumadalo dapat, no? Dapat nagdadala tayo ng mga kaluluwa sa atin pong pagdalo, no? Tandaan po natin yan, ha? We have to attend to our all our services in different parts of the world. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? We have to attend and invite also others to attend to our churches in different parts of the world. At wag mong kalilimutan, wag nating kalilimutan na itayo po natin ang Kingdom of Jesus Fellowship. Kung wala pa sa inyong mga lugar, sa bansang kinalalagyan ninyo, ay itayo po ninyo ang Kingdom of Jesus Fellowship. Church, ministries, fellowship, naunawaan po ba natin, itayo po natin. Glory to God. Huwag natin pinapayagan na sa mga lugar-lugar natin ay wala pang Kingdom of Jesus Fellowship. So do not allow that there will be no Kingdom of Jesus Fellowship church or ministry in your area, in your place, in your nation, in the nation where you are in right now. So dapat po maitayo po natin ang Kingdom of Jesus Fellowship sa bawat lugar, probinsya o saan naman tayo naroon ngayon. Naunawaan natin yun, mga minamahal, na wag nating papayagan na hindi na itatayo, ano po, ang Kingdom of Jesus Fellowship sa lugar na kinalalagyan po ninyo. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? At patuloy po nating ipanalangin, ano po, ipag-ayuno po, mga minamahal, ang ating pong ang ating church, no? Ipag-ayuno, ipanalangin yung ating church. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? Yung tagumpay po nito ay ating pong ipanalangin, ipag-ayuno, ipamalita po din at the same time yung ating iglesia. Naunawaan po ba natin, mga minamahal, no? Atin pong ipamalita, no? Pamalita, ipanalangin, ipag-ayuno. Naunawaan po ba natin, no? Ang Kingdom of Jesus Fellowship saan mang panig ng mundo, no? Sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, no? Pag-imbita natin to at ipanalangin natin to, ipag-ayuno, ipamalita po natin ito. Ipanalangin, ipag-ayuno, ipag-imbita, ipamalita, daluhan, itayo, no? Put up the Kingdom of Jesus Fellowship to all the places, no? Kung saan po where the Kingdom of Jesus Fellowship is not yet established, not yet built, no? Kung hindi pa nakatayo ang Kingdom of Jesus Fellowship sa mga lugar na yan, sa mga lugar ninyo, ay tayo po sa bawat office, academy, school, college, university, every group, no? No, itayo po natin ang Kingdom of Jesus Fellowship. And don't forget, ha, on December 25 and 26, no? December 25 and 26 of this year, we will be celebrating our glorious and victorious church anniversary. Don't forget the date. Mark the date. Save the date. Ano po? December 25 and 26. It's gonna be a 2 days celebration. Yung December 25 is half day po iyon. December 26 is a whole day celebration. Glory to God. So pray
for the victory, invite others to come, and support financially, give sacrificially, no? Kayo pong mga nakikinig at nanonood na kayo po ay hindi po nagkakaloob hanggang ngayon, ay magkaloob na po kayo. If you are attending, watching, and listening, and you have been blessed by God, touched by God, healed by God, saved by God, the Lord is doing great and mighty things in your lives through this ministry. So it's a high time for you now to give your tithes, offerings, first fruits, sacrificial giving, love gifts, pledges, etc. It's time for you to support financially this ministry. It doesn't matter whether it is a small or big amount that you are going to give, no? To send. Hindi ho mahalaga kung malaki o maliit ang inyong ipagkakaloob. Ang mahalaga ay galing po sa inyong puso. Naunawaan po natin. What matter most is it comes from your big heart. Naunawaan po ba natin? Galing po sa inyong puso. Yun po ang pinakamahalaga. Tatandaan po natin yan, mga minamahal, ha? Yun po lagi ang pinakamahalaga, na sa bawat pagkakaloob po natin, sa bawat ginagawa po natin ay galing sa ating mga puso. So, mark the date, save the debt. Mark the date, no? Mark your calendar, save the date, no? December 25, it's gonna be a half day, and 26, a whole day, no? Kingdom of Jesus Fellowship, glorious and victorious, great church anniversary. So, dumalo tayo, no? Join, attend, invite others to attend. Yung mga hindi makaka-attend, those who cannot attend from far places, from far countries, invite them to watch with us, no? To live stream with us, no? And pray for its victory. Panalangin natin ipag-ayuno ang tagumpay. At hindi lang yun, suportahan natin, mga minamahal, no? Suportahan natin financial support financially. Kung hindi ka pa naka-order ng mga face mask, sticker, calendar, so do it now. We have calendars, stickers, face masks, no? T-shirts, no? No? Proclaiming the goodness of our God, proclaiming the glorious name of Jesus. Hallelujah. So kung kayo po ay hindi pa po nagkakaroon o hindi pa po kayo nakaka-order po ng mga t-shirts natin, face masks, no? Calendars, stickers, no? So gawin na po ninyo, at maganda rin po yung pangregalo, mga minamahal. Diba, usong-uso yung gift-giving tuwing mga ganitong mga panahon. So ano pa ang ipangriregalo mo? Diba, ito na. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So, glory to God. So, kung handang-handa na po tayong lahat sa mga oras na ito, tayo po ay manalangin. Shall we pray? Shall we lift our both hands to Jesus? Heavenly Father, in Jesus' name, we come to you with a humble heart. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo ng punong-puno ng pagpapakumbaba. Na sa aming pong paglapit sa iyo, Panginoon, we have confidence that you will move mightily in our lives. Truly, O God, this is the time of our salvation, a time of our healing and miracle, a time to receive good things from you once again, a time, Lord, that our prayers will be granted. A time, God, that once again we will experience your goodness, your faithfulness. O Panginoong Diyos, hindi niyo po kami bibiguin, Ama. Oras na naman ng pagtatagumpay, ng pagpapadaman niyo sa amin ng inyong kapakalinga, pagmamahal, kabutihan, panahon ng pagliligtas mo sa amin, kagaling at himala, pagsagot po sa aming mga panalangin. Truly, O God, you have great surprises for us. Lord, ang aming pong mga puso, Panginoon, ay punong-puno ng expectancy. Our heart is full of expectancy because we know and we believe, Father God, even, Lord, greater things, more than we are expecting,
more than we ask for and have prayed for, Lord, that you can do to our lives. So, Father God, cleanse us with your holy blood and make us worthy in your sight. Panginoon, kami po'y linisin nyo ng inyong dugo at gawin nyo po kaming karapat-dapat sa inyong harapan. At hinihiling po namin, Ama, ang malakas sa paggalaw ng iyong Espiritu. Dalangin po namin, Ama, na turuan nyo kami, bigyan nyo kami ng malambot na puso na ang lahat ng aming mapapakinggan, isa sa kabuhay po namin. Panginoon, bigyan nyo po ng pagkakataon ng bawat Pilipino, bawat tao sa buong mundo na makapakinig at malaman ng katotohanan ito at maisa kabuhay. Give us a soft heart, Father God, a heart that will accept your word. Father, allow every Filipino, every citizens of the world to listen to your word and to accept humbly your word. Father, we rebuke, Father God, any scale, any barrier, any hindrances of the enemy in order upang sa ganon ay mapigilan, Panginoon, to hinder us, Father God, and all the viewers and listeners not to accept the truth. So, Father, we believe, Father God, that your spirit is so strong and your word is so strong, it will penetrate to our hearts and it will change us. Babaguhin nito ang aming buhay, puso, kaisipan, pananaw. Babaguhin nito ang aming pagkatao. Kami na nandito, nakikinig, nanonood, bawat Pilipino, lahat ng tao sa buong mundo. Truly, O God, your word and your spirit are so powerful. You will change us. You will change us, Father God, and you will bring us into your truth. Dadalhin niyo kami, Panginoon, sa katotohanan. At yun po ang hiling namin, Panginoon, na kami, Panginoong Diyos, ang buong Pilipinas, ang buong mundo ay madala sa katotohanan. So we rebuke, Father God, all the fake information, fake news, false reports, false information, and fake and fake trolls, O God, in Jesus' name. We rebuke that, Lord, in Jesus' name. And we allow only the Holy Spirit to move mightily, Father God, into our hearts and bring us all into your truth. We, your church, the body of Christ, the Filipino people, and all the peoples of the earth. Salamat po, Ama, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. So receive all the praise, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Ang ganda po ng pamagat ng ating pinag-aaralan, mga minamahal. Napakaganda ng pamagat. Ano po yung pamagat ng ating pinag-aaralan? Huwag nating gawin ang church at ang bansa na lugar o lungga ng magnanakaw. Naunawaan po ba natin yun? Huwag natin gawing ang church at ang bansa na lugar o lungga ng mga magnanakaw. No, yun po ay mula po mismo sa banal na kasulatan. Ano po, you know, the word of God is not just applicable for the church, but it is applicable for the nation. It is for all the Filipino people. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Para po ito sa lahat ng tao sa buong mundo. So, do not make the church and the nation a den of robbers. Glory to God. So, buksan po natin, mga minamahal, ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Marcos 11:15-17. Mark 11, verse 15 up to verse 17. Mark 11, verse 15 up to verse 17. But before that, no, bago ko ito basahin, no, meron tayong kapatiran sa probinsya. At yung kapatiran na ito sa probinsya,
nung siya ay nag-call sa akin, 2 days na raw siyang hindi nakakabangon. 2 days na siyang hindi nakakabangon. At kasabay ng 2 days na siyang hindi nakakabangon, siya po ay pastora. Siya po ay hindi tuloy makapangaral pa sa ibang mga lugar pa. Sapagkat sa kanyang karamdaman, hindi na ho na-elaborate ko ano yung kanyang karamdaman, no? But according to that pastor, no, she can't preach, no, because ailment, sickness attack him. When she called me, she said to me that 2 days she was on her bed, just lying on her bed. 2 araw siya ron. Ngayon, nakapakinig siya sa atin, nakinig siya sa atin. Pinakinggan, pinanood niya yung ating ere, yung ating live streaming. And according to her, she was touched by the Holy Ghost, by the Holy Spirit. Sabi niya, the Holy Spirit, the anointing is so strong. I was crying hard. Iyak daw po siya ng iyak ng matindi. At ang sabi niya, ito ang sabi niya, pakinggan mo po ito. Sabi niya, Panginoon, hindi po ako magpapa-check up. Sabi niya, yung perang gagamitin ko pang pa-check up, sabi niya, ipabadala ko na lang sa lingkod ng Diyos. Yeah, she made a commitment to God. I will not go to the doctor and to have a check up. The money that I will be used for check up, I will send it to the man of God. Naunawaan mo? I will send it to the man of God. And you know, the Lord raised her up. Tinayo siya ng Diyos, binangon siya ng Diyos, pinagaling siya ng Diyos. Glory to God. At nung kami nga nagkausap, tumawag nga siya sa akin at ang sabi niya sa akin ay ipapadala ko na po sa inyo. At ang sabi niya, ngayon po yung magtuturo na ako. She said to me, I will be sending the money to you, man of God, and I will preach now. Praise the Lord. Hallelujah. Isipin mo ha, ang Kingdom of Jesus Fellowship, sa Kingdom of Jesus Fellowship, hindi lang unbeliever, ordinary Christian ang pinapagaling ng Diyos, pati mga pastor at mga pastora. So invite the pastors and pastoras. Invite the bishops and the reverends. Invite the religious leaders to attend to our church, to listen, to watch. Invite them. Because we have an apostolic anointing, prophetic and an apostolic anointing. A strong prophetic and an apostolic anointing. Hallelujah. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Glory to God. So ito, sa kayong mga nakikinig at nanonood, huwag lang kayong nakikinig at nanonood dyan. Umasam kayo na may mga dakilang bagay na gagawin sa inyo ang Panginoon. Huwag lang kinig ng kinig, nood ng nood. Huwag lang dalo ng dalo. Hindi ganun. Kailangan sa bawat pagdalo mo, sa bawat pakikinig at panunood mo, umaasam ka. Don't just attend. Don't just watch and listen. Expect that the Lord will do great things in your lives. Glory to God. Sipin mo ha. Hindi rin siya nakakapangaral, sabi ni Pastora. Tapos 2 araw daw siyang bagsak. Kasabay na hindi siya nakakapangaral, bumagsak pa siya. 2 days siya na bagsak. Nakapanood siya sa atin, nakapakinig siya sa atin. Yung kasi ang problema ng marami, nililimot yung pakikinig at panunood at pagdalo . Kung kailan kasi may mga pangangailangan, saka lang dalo ng dalo o kinig ng kinig at nood ng nood . No? Kaya kayong mga nakikinig at nanonood dyan, makinig kayo ng makinig at manood kayo ng manood. At ipag-imbita nyo ito na ipag-imbita, ipag-imbita ng ipag-imbita, repost ng repost, reshare ng reshare. Manalangin ng manalangin, mag-ayuno ng mag-ayuno. Naunawaan po ba natin mga minamahal? So she made a promise to the Lord. No? While she was viewing our, airing our live streaming, no? She said, oh, the anointing is so strong. And she made the promise of the Lord, God, you will heal me. The money that I will use
for the doctor's fee and for medicine, I will send it to the man of God. And immediately, God raised her up. So, pinadala nga po niya. Nag-message siya, man of God, receive the money. I send it to you. So, pinadala niya yung reference number. Nakikinig pa ho ba tayo? So, you can send your financial support. You can send your first fruits. Oh, first fruits is coming. The giving of your first fruits is coming. Give it here, not there. Your tithes and offerings, give it honestly and faithfully. Your love gifts, your pledges, your sacrificial giving for the anniversary, send it here. Oh, and the Lord will bless you abundantly, spirit, soul, and body. Physically, emotionally, mentally, materially, the Lord will bless your studies, your jobs, your ministries. Glory to God. And will use you more mightily, effectively in this final hour. Kaya kayong mga nakikinig at nanonood, lalo na kung matagal ka nang dumadalo, matagal ka nang nakikinig, matagal ka nang nanonood, abay, ibigay mo na ng may katapatan ng ikapumot handog. Yung para sa trucks, ibigay mo. Yung para sa radyo, yung para sa TV, para sa church vehicle, para sa instruments, para sa church renovation and rent and maintenance, para sa anniversary, yung first fruits mo, ianda mo na. Huwag yung hindi ka nagbibigay ng first fruits. Tapos nagbibigay ka, putol-putol. Hindi ganun. Ano kasi putol? Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So, thank you, Jesus. So, glory to God. So, shall we read Mark 11, verse 15 up to verse 17? Mark 11, verse 15 up to verse 17. On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple courts and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves, and would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. And as he taught them, he said, "It is not written, is it not written, my house will be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers." Eh, nang dumating si Jesus sa Jerusalem, pumasok siya sa temple courts. Eh, kumuha siya ng latigo eh. Oh, kumuha po siya ng latigo. John 2:14 up to verse 17. John 2:14 up to verse 17. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. John 2:14 to 17. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. No? Nagbebenta, nagpapalit sila ng pera, money changer. Tapos nagbebenta sila ng mga sheep, doves, cattle. No? Eh, sabi sa verse 15, "So he made a whip out of cords and drove all the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, 'Get this out of here. It's upturning my father's house into a market.' His disciples remembered that it is written, 'Zeal for your house will consume me.'" Basahin ko uli para maintindihan. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. Exchanging money. "So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins." He scattered the coins. Kinala talaga niya yung pera. Gumawa talaga siya ng latigo. Pinaglalatigo niya talaga. Hindi yung mga tao, ha. Yung mga... Ah, mabigat ito. Sabi ko sa iyo, mabigat ito. "To those who sold doves, he said, 'Get this out of here. Stop turning my father's house into a market.' His disciples remembered that it is written, 'Zeal for your house will consume me.'" Zeal for your house will consume me. Alam mo,
Hindi niya pinakausapan ng malumanay or mahinahon lang, no? No. Jesus didn't ask them softly. He didn't talk to them softly and gently. He drove them out of the temple courts. He overturned the tables. Pinagbabaligtad niya yung mga table. Opo, divine indignation, divine anger. Pinaglalatigo niya yung mga dapat ilatigo ron. Yung mga pera nagkalat. Isipin mo. Divine indignation dito. Righteous indignation ang tawag dito. Yeah, it's not bad, no, to get mad, to get angry, no. If it is a righteous indignation, if it is a holy indignation, a holy anger, righteous anger. Oo. Eh kasi sabi ng Panginoon, you are making the house of God a den of robbers, turning the house of God into a market. Oh, isipin mo. Naunawaan po ba natin yun? Yan. Tandaan mo ito ha. God loved the sinners, but He hate the sin. Mahal ng Diyos ang mga makasalanan, pero galit siya sa kasalanan. Tandaan mo yan. God is a God of love. Yes. God is a God of love, but also a God of justice. Tandaan mo yan. Merong langit talaga, pero meron ding impyerno. Wala lang purgatorio. There is heaven truly, but there is also hell, but no purgatory. Yeah, you have to understand these things. Kailangan mong maintindihan, maunawaan ito. Kaya alam mo, huwag kang nagtatago lang sa bahay ninyo. Lumabas ka, mag-share ka ng gospel. No? Pag may mga dumarating dyan sa bahay ninyo, sharean mo ng gospel. No? Mamigay ka ng mga tracts. Mag-donate ka at kumuha ka ng mga tracts dito. Magkaroon ka palagi ng tracts. Donate and get some tracts here, Christian literature here. And give it to your loved ones, friends, and relatives. Share the gospel of Christ wherever you go. Oh, people will come to you, then share the gospel of Christ. Invite them to attend to our church, to watch and listen. Report and reshare our messages. They need it. Kailangan po nila iyon. Naunawaan po ba natin? Yaan. Oh. So, yun. Ano ang ginawa ng Panginoon? You know, we have to understand this. The purpose of the temple. What are the purposes of the temple or the church or the house of God? Temple, church, or the house of God, same meaning. The place of worship, no? Una, is to worship. To worship God, yeah, to worship. That is the purpose of the temple, the church, the house of God, to worship. Ang layunin kung bakit merong bahay ang Panginoon, ang templo, may iglesia, may simbahan, may church. Ang tamang salita ay hindi naman simbahan, sambahan eh. Hindi naman sinabing simbahin ang ngalan mo. Walang ganun, sambahin ang ngalan mo. Yan, bahay panambahan. Naunawaan po natin. So the purpose of the church, no? Number one is a place of worship. A place of worship. Yan. A place of prayer. So write it down. Isulat mo kasi. Isulat nyo kasi. Hindi yung nakikinig, nanonood lang kayo, hindi ka nagsusulat. Magsulat ka kasi. Magsulat ka. So ano ang purpose ng church, ng templo? A place of worship. Number two, a place of prayer. A place of prayer. A place of prayer. Number three, a place of instruction. Tinuturuan tayo rito ng salita ng Diyos. A place of instruction. Number one, a place of worship, a place of prayer, a place of instruction. And number four, it is a place to offer sacrifices for God. It is a place to offer sacrifices for God. Naunawaan po ba natin yun? Yun yun. So again, no? What are the purpose of temple, the church of God, the house of God? To worship, a place of worship, a place of prayer, a place of instruction, and a place where we can offer our sacrifices for God. Ayun yun. Yun yun.
Pero anong nangyari? Anong nangyari po ba? Ito ang nangyari. No, may mga money changer. Alam nyo yung mga money changer na ito, nagpapalit sila ng pera. Ang problema, yung perang pinapalit nila, pang-offering yun. Dahil mababa yung palit nila, lumiliit ngayon yung perang i-offering ngayon ng mga worshipper. Ulitin ko uli, money changer sila, nagpapalit sila ng pera. Ngayon, dahil maliit yung palit nila, lumiliit tuloy yung offering ng mga worshipper kay Lord. Yeah, these money changers are changing money, lesser value, no? Lesser amount. So, the worshipper are giving a small amount for God. Instead, the right amount, no? They are giving a smaller amount for God. The money intended for God, for the church, no? No? Goes to these robbers, these thieves, no? These money changers, mga kurakot, mga magnanakaw, mga corrupt. Naunawaan po ba ninyo? Ayun yun. Yan. No? They have no love for the house of God. Walang pagmamahal sa bahay ng Diyos. They are using the temple for personal gain. Nandun sila para lamang sila kumita ng pera pang sarili lang. You know, people are buying animals for sacrifices for God. No? And yet, they are selling the cattle, the sheep, the animals. You know, these animals are thin, payatot, not fat, not healthy animals. They are selling sick animals. And yet, they are selling sick animals. Expensive, very expensive. You know, instead that the worshipers can offer proper sacrifice to the Lord, they are offering sick animals to the Lord. Diba? Imbis na naghahandog ang mga tao ng tamang handog matataba, hindi tuloy makapaghandog ng matataba yung mga tao sa Diyos. Naunawaan mo? Ayun yun eh. Kaya galit na galit ang Diyos eh. Tinan mo ha, hindi sinabi ng Diyos na, labas kayo, sige na, nakikiusap ako, labas kayo. O yung mga ano ninyo, yung mga pera ninyo, bitbitin ninyo, yung mga hayop ninyo, dahan-dahan kayong lumabas, dahan-dahan kayong umalis. Hindi ganun ang ginawa ng Diyos. Gumawa siya ng latigo, pinaglalatigo niya yung mga dapat, hindi mga tao ha, he whip, no, with the cord, not the people, but their products, no, and they Jesus Christ overturned their tables and the coins scattered. Nagkalat. Ibig sabihin, galit na galit talaga ang Diyos. Pakinggan mo ito, Pilipinas. Galit na galit ang Diyos sa mga magnanakaw at mga korap. Eh, ang problema sa'yo, ang iboboto mo, kinakampanya mo, magnanakaw, korap. Sinasabi mo, reverend ka, bishop ka, pastor ka, pastora ka. Pambihira ka, backslider ka. Ang kinakampanya mo, korap. Yung pinalayas, dahil sa corruption, gusto mong ibalik. Pambihira ka, pastor, pastora, reverend, bishop. Kinakampanya mo, korap, nagnakaw, nandaya, hindi nagbayad ng tax, nangurakot, may mga nakaw na yaman. Pinaghirap lang ang Pilipinas. O may gulay ka. Kristiyano, reverend, bishop, pastor, you are campaigning a politician that is corrupt, a thief, a robber, not paying tax. Remove from the palace because of corruption, because of dictatorship, ill-gotten wealth, and yet you are campaigning for that corrupt government, for that corrupt politician. Oh, pastor, reverend, bishop,
o may gulay? Naunawaan po ba natin? Glory to God. You know, many people, they want only position and power for personal ambition, for personal gain, for personal profit. Yan. Sila po ay gusto nila ng kapangyarihan, pwesto, pang sarili lang naman eh. Personal gain and personal profit. Naunawaan po ba natin? They are making the house of God a market, no? A place for profit. Yan. They making the temple, becoming a den of robbers. You know, they are robbing the people to give what is due for God. They are robbing God. They are robbing people, no? Robbing people, no? No. The money that is intended for God, they rob it. Yeah. They are robbing the people. Because the people wants to give money to God. And instead that the people give the right amount to God, they are robbing it. Ito yung tao. Imbis na magbigay ng tama sa Diyos, ninanakaw nila. Binabawasan nila. Oh, imbis na yung instead that the people can give proper amount, exact amount to the Lord, the proper sacrifice to the Lord, you know, these thieves, these robbers, you know, are robbing God, robbing the people and robbing God. Nakikinig pa ho ba tayo? Naunawaan po ba natin? Yan eh. Pakinggan mo itong mahigay. Malakay 3:8-10. If you are not giving your tithes and offering properly and honestly to the Lord, then you are a robber. Magnanakaw ka pag hindi ka nagbibigay na ikapot handog. Tapos yung mga bayad ng mga produkto ng church, hindi mo binibigay. Kukuha-kuha ka, hindi mo binabayaran. Pag nanakaw yun, yung mga offering, hindi mo nire-remit, binabawasan mo. Pag nanakaw yun, you are not remitting the money intended for God, for the church. The payment for the products, the merchandise of the church, intended for church, for the church and for God, you are putting it in your pocket. You are not giving honestly and faithfully to the Lord. You are robbing the Lord. You are robbing the church. Yun yun. Pag hindi ka nagbibigay ng ikapotandog, magnanakaw ka. Malakay 3:8-10. Tapos, yung mga merchandise ng iglesia, kumukuha ka, hindi ka nagbabayad. Tapos, yung mga dapat na mga nakukolektang bayad ng mga merchandise ng church, mga produkto ng church, mga ikapotandog ng church, hindi mo nire-remit. Pag nanakaw yan, you are like Judas. Judas Iscariot, not Judas Tadeo. Because there are two Judas apostles in the Bible. Two apostles named Judas. One is the Judas Iscariot that betrayed the Lord Jesus Christ and the Judas Tadeos. Naunawaan po ba natin? Yun. Alam naman natin yan eh. Maraming tumatak ngayon at darating na naman ng election, di ba? Grabe, hindi pa nga nila sinusoli yung mga ninakaw nila eh. Tatakbo na naman sila. Nagsanib puwersa. Yung mga corrupt. Grabe. Yung mga may kaso ng plunder, corruption, mga pinalaya sa Malacanang, gustong magsanib, gustong bumalik. O may gulay. Tapos Kristiyano ka, pastor ka, reverend ka, bishop ka, kinakampanya mo yan. O may gulay. Ela, o may gulay. Naunawaan po ba natin? You know, sabing ganun dito, basahin natin ito ha, tingnan natin ito. Basahin natin ito. Sabing ganun dito,
John 2:14 to 17. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Kinalat niya yung mga coins. Maaring masabi mo, Jesus lose his temper. No, he didn't lose his temper. Jesus teaches about self-control. And he can never and he will never lose his temper. But he is just showing to the world his love for the church, his love for the truth, his hate for sin, his hate for robbery. His hate for corruption. Yun ang ayaw ng Panginoon eh. Kaya sige, nakawin mo, ikapo mo tandog. Sige, wag mong bayaran yung mga produkto ng iglesia. Sige, yung mga naririmit, ibulsa mong lahat yan. Ikaw na magnanakaw ka. Sige lang. At may parusa ka sa Panginoon, madadamay pati mga mahal mo sa buhay, I tell you. Naunawaan natin. Do not rob your tithes and offering. Give it to the Lord honestly. Remit what is due for God, what is intended for God. All the payment for the merchandise of God, send it to the church. Remit all that you are, the money that you are collecting from the members, from the worshipers. Give it to the Lord. Give it to the church. Naunawaan po ba natin? Eh, alam natin, di ba? Sabi nga ni, yung singer, magaling umawit yun eh. Dapat maborn again para kumanta ng worship. Asawa niya ay media ng GMA 7. Anong sabi niya? Eto, nakabayad na naman ako ng tax. Sabi niya, huwag niyong iboto yung mga magnanakaw. Kasi lilimasin lang nila yan. Yeah, a singer. A popular singer in the Philippines whose husband is a well-known reporter in the GMA 7, GMA News 7, radio and television network. She said, oh, I had just paid my tax, but please don't vote for corrupt. They will only steal the money intended for the people. Grabe ito. Alam mo, sa totoo lang, naiiyak ako eh pag ginagawa ko yung mensaheng ito. Pag pinapangaral ko to, naiiyak ako eh. Nagkakaroon ako ng kahabagan sa maraming kaluluwang hindi paligtas. Kasi maraming hindi nagbibigay ng ikapu at handog. Maraming hindi nananalangin, hindi nag-aayuno, hindi nag-i-evangelize, hindi nagre-repost, hindi nagre-reshare, hindi humahayo. Binabawasan mo yung araw ng paghayo mo, imbis dagdagan mo. Kinukulangan mo. Hahayo ka, tas titigil ka, babawasan mo yung araw ng paghayo mo. Ako'y naiiyak, nalulungkot ako. Sapagkat imbis na yung pera, nagagamit ng mga nurse, ng mga doktor, ng mga medical frontliners, ng mga teacher, nagagamit ng mga mahihirap, mga walang-wala, nabubulsa lang ng mga kurakot. Yung mga ill-gotten wealth nila, hindi pa nga naibabalik eh. Alam mo, kaibigan, kamag-anak, kapatid, alam mo, ang daming bulag eh. Pasensya na kayo, ang daming bulag. Mga kamag-anakan, mga kaibigan, mga kapatiran, mga bulag, kinakampanya niya, nila yung mga magnanakaw. Nakakaawa naman kayo. Oo. Kapag nakakarinig kayo ng ganitong katotohanan, huwag niyo sabihin sinisiraan. Binubuksan yung mga puso at isip ninyo. You know, relatives, friends, loved ones, brethren in Christ, in the body of Christ, open your eyes, your understanding. Do not vote for crap. Those who are removed from the palace. God, you know, remove them already.
Do not allow them to return. You know, they are not returning the money that they have stole from the government, from the people. Yeah. Ang dami-dami kasing ano eh, very religious but lost. Loyalist but not for the truth. Religious but lost and loyalist but not for the truth. Alam mo, dapat yung mga ikapumutandog, nagagamit dapat sa Panginoon yan eh. Dapat yung buhay mo nagagamit sa Panginoon. Pero binabawasan mo yung pangangaral mo, pagtugtog, pag-abit, pagsayaw mo, binabawasan mo yung paghahayo mo. Sasabihin mo na lang, isang araw na lang hayo ko ha? Dalawang araw na lang hayo ko ha? O may gulay. Alam mo, pag emergency, mapipigilan ka sa maraming mga bagay. Pero yung pinipigilan mo lang yung sarili mo at ginagawa mong priority ang hindi naman priority. You know, you are a robber. You know, many people are robbing God. They are not praying. They are robbing the time for God, intended for God. Robbing precious moment intended for God. Many are robbing God. They are not using their talents and giftings and callings for God. They are robbing God. You know, many are robbing God because they are not giving their tithes and offerings and first fruits honestly to the Lord. Their pledges, their promises, they are not giving it properly to the Lord. Many are robbing the nation. Yeah, because they are using the money intended for the Filipino people, for the people, I mean, not only for the Filipino people. If you are an American or from any other nation, you know, your government official should not be corrupt, should not be robbers, should not be thieves. Pray for them to be that God will remove them. Yeah, that God will remove them, and surely God will remove them. If they are running in the election, pray that God will not allow them to win, and God truly will not allow them to win. Yeah, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Glory to God. Oh, many politicians wants to return to the position to power, to amass money, to gain money. They only love money, power, and position. They are just protecting, no, their ill-gotten wealth. Ganun yun eh. Naunawaan po ba natin? Kaya nakakaiyak ho talaga eh. Naiiyak ako. Maraming kapatiran, kamag-anakan, kaibigan, maraming pastor, pastora, reverend, bishop, kinakampanya, kurap, magnanakaw. O may gulay, nakakaiyak ka talaga. Nakakaiyak ka. Nakakaiyak ka. Mabuti sana kung hindi ka kaibigan, hindi ka kamag-anak, hindi ka Christian, hindi ka reverend, hindi ka pastor, hindi ka bishop na sinasabi mo. Pero kung ikaw ay kaibigan, kamag-anak, reverend, pastor, pastora, bishop na sinasabi mo, nakakaiyak ka. Sapagkat ang kinakampanya mo ay mga magnanakaw, kurap. O may gulay. At ang panalangin natin, you know, what is our prayer? Lord, open the hearts, open the understanding, open the mind of our brethren in Christ, of those are saying they are bishop and Christians, bishops, Christians, and reverends, pastors and pastoras. Lord, open the mind, the understanding of our relatives, of our friends. They are campaigning for the corrupt. Naunawaan po ba natin ito? Alam mo, kapag sinasabi yung katotohanan, alam mo, pinalaya sila sa Malacanang eh. Hindi, sinisiraan nyo. Anong sinisiraan? Pag sinasabing may mga ill-gotten wealth, sinisiraan nyo. Anong sinisiraan? Pag sinabing convicted sila,
talagang sila ay nahatulan talaga. Hindi nagbayad ng tax. Ilang taon yun, hindi nagdeklara. Sinisiraan nyo, sinisiraan nyo. Oh. Pag sinabing ganito yung kanilang pamamalakad at marami silang mga proyekto na hindi naman nila talaga proyekto yun, oh, sasabihin yung windmill proyekto nila, hindi ah. Oh. Tapos sasabihin yung mga Notre-Dame proyekto nila yon, naku, bigay ng mga Amerikano yun kasi taghirap ng mga panahong yun, pati skim milk. Hindi mo alam yun, eh dapat alamin mo. Naunawaan po ba natin? Ganun po yun. Naunawaan po ba natin? You know, we are making the Philippines and the nations of the world and all the nations of the world thieves, a den of thieves or a den of robbers. So God forbid. Totoo yung sinasabi ko, naiiyak ako talaga. Nakakaiyak. Sapagkat maraming Kristiyano ang dapat na nagtatanggol sa katwirang kabanalan ng Diyos. Pero sila pa ang hindi. Marami dapat mga Kristiyano ang humahayo na nanalangin, nag-aayuno, nagmimisyon, nagkakaloob, pero hindi. Totoo yung sinasabi ko, naiiyak ako. Pinipigil ko lang lagi ang aking pag-iyak. Naunawaan po ba natin? Ginagawa kasi natin ang church at ang nation a den of robbers. So God forbid, God forbid. Kaya sa oras na ito, kung ikaw ay namumuhay sa bisyo at kasalanan, kung ikaw ay nasa maling pagsamba, maling relihiyon, kung ikaw ay nagnanakaw ng ikapumot, handog at perspros, etc., magbalik loob ka na sa Panginoon. Kung ikaw na isang korap na government official, magbalik loob ka na sa Panginoon. Minsan may nabasa ako eh, no? Itong si former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, the former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. No. May sinasabi siya. At ang sinasabi niya na itong taong ito ay talagang may mga ninakaw talaga ang pamilya. May sumagot. Siya ay isang government employee. Sabi niya, lahat naman magnanakaw eh. O may gulay. Sabi niya, kapag pumasok ka sa gobyerno, madudumihan ka talaga. Tapos siya. In-screenshot ngayon ni Chief Justice, the former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Tinawagan niya ngayon yung kabanatuan. O calling the kabanatuan, local government unit. O yung empleyado ninyo, sinasabi na lahat kayo magnanakaw. Lahat ng tao sa gobyerno magnanakaw. O may gulay. O bigla ngayon humingi siya ng sorry. O may gulay. O kung merong mga magnanakaw sa gobyerno, abay hindi lahat. At kung yung mga magnanakaw na yan, huwag mong tularan. Bakit may tinutularan yung mga magnanakaw na yan? Ba't di ka magbago ng anyo? Kaya alam mo, nung nakaraang Sabado, last Saturday, ito was organized, no, by ang nag-ano nito, organized nito, mga tertiary law student yata ito ng Ateneo, third year law students ng Ateneo, the role of the social media in the coming elections. Yeah, I believe it was organized by the third year Ateneo law students. And you all know that my second son Joshua is now graduating at the Ateneo Law School. So they had a webinar at that time. So me and Mama Ging are also watching with Joshua, attending that webinar. And one of the speakers is the former Chief Justice
Maria Lourdes Sereno. You know, this woman is full of passion. No? No fear, telling the truth, documented. Not just haka-haka or kuro-kuro, not just opinion or sayings, but facts. Documented. Oh. He was the former Chief Justice, so she knows what she's doing. You know, when I heard her speaking, you know, I was encouraged, I was inspired, but why? By what she's saying at the time. So I tried to check his Facebook account and read some of the what she is posting in her Facebook account, Maria Lourdes Sereno, Melo Sereno. You know, it really confirmed me, you know, what she is posting there, really confirmed what I'd already know. Eh, alam ko na yun eh, noon pa. Buhay na ako nung panahon ng Martial Law. Buhay na po ako noon. Oo. In fact, I was in EDSA that time. The EDSA People Power Revolution, but we Christians called it the God's Power Revolution. I was alive at that time. In fact, I was in EDSA. Yeah. People are giving food, water to those rallies, and the rallies are carrying flowers, giving to the soldiers in the tank. Yeah. Instead of bringing guns, not to fight these soldiers in the tanks, you know, they are just bringing flowers, giving to these soldiers. Naunawaan po ninyo, nakatangke yung mga sundalo. Eh, yung mga rallyista, dala-dala nila bulaklak. Oo, binibigay nila sa mga sundalo, wala silang dalang baril. Grabe. Tapos may mga namibigay ng libreng pagkain, libreng tubig. It is a history. And you know, many people are changing the history. And God will allow it. And I was there also. Andun din ako. Maaring matanong mo, man of God, anong ginagawa mo ron? Alam mo, kabuborn again ko lang noon. I am new in the Lord. But I am a blessing for God. I was there giving free literatures, free tracts, yeah, to all the rallies. You want to free this nation from dictatorship. 21 years in rulership, 21 years in the government. Oh, tama na, sobra na, sabi nila. Tama na, sobra na. And I was there also giving free tracts and Christian literatures. Oh, yeah. We have to pray for the freedom of this nation. And I'm also praying for the freedom of your soul. Habang hinahangad natin ang paglaya ng bansang ito, nandito rin naman kami. Andito naman ako. Hinahangad ang paglaya ng inyong kaluluwa, kaligtasan ng inyong kaluluwa. Brethren, please use our lives to glorify God, to serve God. Please use our money, our everything to glorify God, to serve God. Oh. So, dito na po ako magwawakas. Ano ang dahilan bakit merong templo, may church, may house of God? A place of worship, a place of prayer, a place of instruction, a place of sacrifice. Oh. Pero anong ginagawa? Ginagawa nilang marketplace, pinagkikitaan nila for profit. Ang church, ang house of God, ang temple. You know, they are robbing the people, the proper worship, the proper sacrifice for God. They are robbing God
instead God is receiving proper sacrifices. No, they are robbing God. They are robbing the temple. They are robbing God. They are robbing the people. They are robbing people. Nakuha natin ninyo. They are robbing people. Robbing God, robbing the church. Acts 20, 33 to 35. Acts 20, 33 to 35. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Again, Acts 20, 33 to 35, before I close. I have not coveted anyone silver or gold or clothing. You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Gawa 20:33 hanggang 35. Anong sabi ni Apostol Pablo? Hindi ako nangurakot. Hindi ako naging sakim, nagnasa ng ano pa mang inyong pilak at ginto at ang inyong pag-aari o kasuotan. Alam na alam ninyo na ako at ang aking mga kasama natugunan ang aming mga pangangailangan hindi sa corruption, hindi sa pagnanakaw. Ipinakita ako sa inyo kung paanong magpunyagi, magpursigi, gumawa talaga ng husto. Sabi ni Apostol Pablo, alalahanin nyo ang Diyos mismo ang nagsabi, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Alam mo, nakakadalo ako ng mga batches meeting, classmates, former classmates meeting. Alam mo yung mga ibang dumadalo riyan? Tinatarget yung mga mayayamang batchmates and classmates. Tinatarget yung mga pag-aari nila, yung makukuha nila. Tinatarget yung mauutangan nila. At yung iba, gagamitin nila yung mga classmates, batchmates nila para sila umangat at maipatupad yung kanilang personal na ambisyon. Tandaan mo yan. Ganun din minsan sa loob ng church. Tinitingnan nila kung sino yung mga pwedeng utangang miyembro, kapatiran. Tinitingnan nila kung sino yung pwedeng hingan ng mga mayayamang kapatiran. Oh, may gulay. Yeah. You know, many are just attending the meeting, any kind of meeting, joining the meeting, the group, any kind of group, you know, seeking and looking for wealthy people so that they can get from wealthy people or to owe, to borrow from these wealthy people. Ito pa ang minsan ang masaklap. Eh, sa bansa natin at sa maraming bansa, yung mga mahihirap ang nananakawan eh. Mahihirap yung nananakawan. Yung mga mahihirap ang walang pampagamot. O, di ba? Anong nangyayari sa PhilHealth? Ilan ang ninakaw sa PhilHealth? 15 billion. O, yung mga mahihirap dapat ang nangangailangan ng mga tagapagtanggol. Yung mga mahihirap dapat ang kailangan ng pagkain, etc., etc. Yung mga mahihirap ang nangangailangan. Pero anong nangyayari? Yung mga mahihirap ang nawawalan. Pataas ng pataas ang presyo ng bilihin. Yung sahod, hindi naman tumataas. Pataas ng pataas ang gasolina. Lahat tumataas. Everything is increasing. The price of everything, including the basic commodities, are increasing. And yet, the wages are not increasing. You know, the money borrowed by the corrupt government officials, even until now, the Filipino people are paying the debt
the money borrowed by these corrupt government officials. Yeah. You know, the Bible declares that if we are obedient to God, we will not borrow. They will borrow to us, but we will not borrow to them. We will be on the head, not the tail. Deuteronomy 28. If we are obedient to God. So brethren, Filipino people and the nations of the world, do not be corrupt, do not be a robber, and do not put corrupt leaders in the church and in the government, and be ye not corrupt leader and government official and the church official, church leader. Naunawaan po ninyo. So, magwawakas na po ako, no? Matthew 21, the same account. The same account. But different book and chapters na naunawaan po ba ninyo ako? Yan. Tingnan natin. Alam mo, pagkatapos na palayasin ni Jesus yung mga robbers sa temple, alam mo ano ang ginawa ni Jesus? Pinapasok niya yung mga may karamdaman, pinagaling niya. Okay. Matthew 21, verse 12 up to verse 14. Matthew 21, verse 12 up to verse 14. And Jesus entered the temple and drove out all who sold and bought in the temple. And he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. He said to them, "My house shall be called a house of prayer, but you make it a den of robbers." No? And Jesus entered the temple and drove out all who sold and bought in the temple, and he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. He said to them, "It is written, 'My house will be called the house of prayer,' but you make it a den of robbers." Verse 14, "And the blind and the lame came to him and the temple, and he healed them." And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. Ang mga bulag, ang mga pilay, ang mga may sakit karamdaman ay pumunta sa kanya at pinagaling niya. Ito ang purpose ng church. The purpose of the church, another purpose of the church, is to meet God, meet our needs, to perform miracle. Write it down. Naunawaan po ba natin? If we will cleanse our lives, if we will cleanse our church, if we will cleanse our nation, if we will allow God to clean our life, our church, our nation, you know, God will perform miracle. God will perform miracle. So let us return to the Lord. Be ye not a robber, and do not allow robber to stay in power and authority. And do not allow robber to be in power and authority, and do not allow robber to return to the position, to return to the power. Huwag mong pahintulutan na maging magnanakaw ka. Huwag mong pahintulutan ang mga magnanakaw ang pumosisyon. Manatili sa posisyon at bumalik sa posisyon. Kapatid, ang liwanag ng sinabi rito, "And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them." Pinagaling sila. So, tayo pong lahat ay umuko at pumikit, at tayo po ay manalangin. Ura rabashiri bishanda, for the heavens declare your glory, the nations bow before thee.
Oh, in this place, let your praise arise. The church, the body of Christ, the Philippines and the nations of the world is a kingdom of Jesus and have a destiny in Christ. Oh, rarabashiri ribianda lalahanda rarabashukulu lubushiri ribianda. Oh, reign, Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Oh, reign, O Lord of the heavens, the Philippines as the nations of the world, the church, the body of Christ, is for Christ. Let Filipinas be filled and the nations of the world with the glory of the Lord. Let the Philippines and the nations of the world come before Him, bow down before Him, worship before Him. Let the destiny of the church, let the destiny of the nation, and let the destiny of the nations of the world, hallelujah, be fulfilled in Jesus' name. May the body of Christ, the Filipino people, and the nations of the world experience tremendous blessing and power and glory of the living God. Urarabashiri ribianda. Oh, Filipinas, be filled with the glory of the Lord. Let the people come, let them bow before Him, for the Lord our God is worthy to be praised. Yes, Lord, let the church, let the nation be filled with the glory of the Lord. Let the people come, let them bow before Him, for Thou, O Lord, Thou art worthy to reign. O Filipinas, be filled with the glory of the Lord. Let the nations come, let them bow before Him, for Thou, O Lord, Thou art worthy to reign. Reign, King Jesus, reign over all the nations of the earth. Reign, King Jesus, reign. Yes, Lord. Oh, Filipinas, be filled with the glory of the Lord. Let the nations come, let them bow before You, Lord Jesus, for Thou, O Lord, Thou art worthy to reign. Panginoon, lahat po kaming nandito, lahat po kaming nakikinig at nanonood, pinapahayag po namin na Ikaw, Jesus, ang aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. We that are here, watching and listening out there, we declare, we confess, we proclaim that You, Jesus, is our Lord God and Savior. Cleanse us with Your blood. Forgive all our sins and iniquities. Lord, make us worthy in Your sight, pure, holy God, in Jesus' name. We are opening the doors of our heart. Come, Lord Jesus. Fill our heart with Your Holy Spirit. Take full control of our lives. Pinapahintulutan ka namin, Panginoon, sa aming buhay, sa aming puso, sa aming pamilya, sa aming barangay, sa bansang ito, sa gobyernong ito, sa buong mundo, na Ikaw po ang maghahari, Ikaw po ang maging Diyos, Ikaw po ang maging Panginoon, Ikaw po ang maging tagapagligtas. We are allowing You, we are declaring You, we are inviting You, Lord. We are dedicating our lives to You. We are dedicating our church, our family, our barangay, our city, our town, our province, our village, our subdivision, this nation, the Filipino people, the nations of the world. We are inviting You, Lord, to come and be the King of our lives. Enthrone, Lord Jesus, we are dedicating our lives to You. Let Your glorious and victorious and great destiny be fulfilled in our lives. Let the destiny of the Philippines be fulfilled. Let the glorious and victorious destiny of the Philippines be fulfilled in Jesus' name, the Son of the Living God. Urarabashiri ribianda. At alam po namin naman na hindi niyo po pahihintulutan
na ang mga corrupt sa church at mga corrupt sa gobyerno yung magpatuloy. At hindi nyo po pa hihintulutan na ang mga corrupt ang po-position, Panginoong Diyos. At itong mga corrupt na ito na sinasamahan pa at kinakampanya pa na mga kapwa rin nilang corrupt in their hearts. Father God, Lord, we rebuke them, Lord, in Jesus. We stop them, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. We forbid them. We don't allow them, Lord, hallelujah, to win in Jesus' name. Urarabashanda lala irirabah rubu kurubushanda remilaka rabashanda labashikarabahanda. At nabasa natin, mga minamahal, Matthew 21 verse 14, matapos na linisin ng Lord ang church, ang mga bulag, ang mga pilay ay napagaling ng Panginoon. Ganun din sa oras na ito, tanggapin natin ng kagalingan. Tanggapin natin ng himala. So receive now our healing, receive now our success, receive now our victory, our blessing, our promotion, our deliverance, our jubilee, our victory, receive it now. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, nung ako'y nagsimula, pastora, eh hindi rin siya nakakapangaral. At ang sabi niya, dalawang araw na rin siyang bagsak. Pero nakinig siya sa atin, sabi niya, ang lakas ng presensya ng Diyos, lingkod ng Diyos, nangako ako sa Diyos. Yung ipapangkonsulta ko sa doktor, ipapadala ko na lang sa iyo. At binangon siya ng Panginoon. So pinadala nga niya sa purihin ng pangalan ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, dumalo ka, makinig ka, manood ka, mag-repost ka, mag-reshare ka. Humahayo ka, mangaral ka, huwag kang matakot na ibigay ang ikaw po mo tandog. Tumulong ka, sumuporta ka. Huwag mong hangarin na kunan ng church. Ikaw pa ang magbigay. Huwag mong hangarin na ikaw yung lagi nalang tinutulungan, tumulong ka rin. It is more blessed to give than to receive. So receive your healing now, receive your miracle now, receive your success now, receive your victory now in Jesus' name, the Son of the Living God. Yes, receive now your healing, your miracle, your success, your victory, your deliverance, your jubilee. Tanggapin mo ito. Receive now in Jesus' name, the Son of the Living God. Receive, tanggapin mo ang kagalingan, himala, pagpapala, kasaganan, buhay na walang hanggan, tagumpay. Tanggapin mo promosyon, pag-angat, tanggapin mo sa oras na ito. Oh, tagumpay sa iyong pag-aaral, sa iyong negosyo, paglilingkod, pagkatrabaho, pag-aabroad, pamumuhay sa abroad, tanggapin mo ang tagumpay ng Panginoon. Receive it now in Jesus' name, the Son of the Living God. Receive it, tanggapin mo in Jesus' name, the Son of the Living God. At sa oras na ito, let me know, no? Send your testimony. Send your good report, your good news. Just PM here. And if you have questions, inquiries, or prayers, counselings, don't hesitate to contact me. Just PM here. No? And don't hesitate, send your millions, your billions, your peso, your dollar, your yen, your won, any currency. It doesn't matter at all whether it is a big amount or a small amount, if it comes from your big heart with a cheerful heart. So, hindi mahalaga kung maliit o malaki yan, o anumang currency yan. Ipadala mo rito yan. Gamitin natin para sa kaligtasan ng buong Pilipinas at buong mundo. Ipagamit mo ang buhay mo, ipagamit mo kung anong meron ka. Glory to God. At dapat tuloy-tuloy. Hindi yung hahayo ka, magmi-mission ka, magbabawas ka ng araw, titigil ka. Kung ano-ano na pinagagawa mo, kung ano-ano na pinagbabantayan mo. Mali yun. Dapat lalo mo pang pinagbubuti, pinag-iigting pa. At pagkatapos nagtitrain ka pa ng marami, nag-i-encourage ka pa ng marami, huwag mong babyhin ang sarili mo. No, huwag mong babyhin ang sarili mo. Lahat ng mga nagsakripisyo para sa Diyos, si Abraham ay hindi binigo ng Diyos. Ibigay mo yung pinaka-the-best sa Panginoon. Give your best tithes and offering, best pledges, best prayer, best worship, best offering of your talents, giftings, callings to God. Give your best to the Lord. And in return, the Lord will bless you 100-fold, 1,000-fold, 1,000,000-fold, 1,000,000-fold. The Lord will bless you abundantly. So PM here for your prayer, counseling, for your order of stickers,
face masks, bag calendars, etc. With the declaration of victory that we belong to the kingdom that cannot be shaken. We are fulfilling our glorious and victorious destiny in Jesus Christ. So you can send your money through so many ways. LBC, Emily Willier, Cebuana Willier, Palawan, China Bank, BDO, so many ways. Glory to God. So purihin ang pangalan ng Panginoon. So attend every Sunday here at the main church. We have established the KOJF in your area, in your barangay, in your place, in your family, in your school, in your academy, in your university, in your office, in your workplace. Put up the Kingdom of Jesus Fellowship there. And attend. Invite others to attend and attend. And here in our main church, near Rusty Lopez, boundary of Paliparan, number 60, Ezequiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Number 60, Ezequiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Boundary ng Paliparan, malapit sa Rusty Lopez, number 60, Ezequiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Kada linggo, Sunday, 10 o'clock in the morning, and Sunday afternoon, 2:30. Alas 10 ng umaga, alas 2:30 ng hapon, every Sunday yan. Dumalo tayo rito, mga kapatid, no? Tapos yung ating mga midweek services, yung mga live streaming natin, no? Kagaya ngayon, Wednesday, 5 o'clock. Tayo po ay magpapalya. Ano po, hindi lamang tayo dumadalo, nakikinig at nanonood. Tayo po ay nagiging bahagi. So, glory to God. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. So, glory to God. God bless you and God bless you more. Hallelujah.